pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang palayain na sina Pedro at Juan, pumunta sila sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan. Nang marinig ito ng mga mananampalataya, sama-sama silang nanalangin sa Diyos, "Panginoon, kayo po ang lumikha ng langit at ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nilalaman nito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming ninunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo, bakit galit na galit ang mga Hentil at ang mga tao ay nagbabalak ng walang kabuluhan, naghahandang makibaka ang mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Nagkatipon nga sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato kasama ang mga Hentil at ang buong Israel laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus ang inyong hinirang. Nagkatipon sila kaya't nais sa katuparan ang mga dapat mangyari ayon sa itinakda ninyo noon pang una. At ngayon, Panginoon, tingnan ninyo, pinagbabantaan nila kami. Tulungan ninyo ang inyong mga alipin na may pangaral ng buong tapang ang inyong salita. Iunat ninyo ang inyong kamay upang magpagaling at loobin ninyo na sa pangalan ng inyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. May isang iginagalang na pinuno ng mga Hudyo. Siya ay si Nicodemo. Kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, "Guro, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos." Sumagot si Jesus, "Pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong may papanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang?" Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, "Pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganoon din ang bawat ipinanganak ayon sa espiritu." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.